Padilla. Kaya siya ay mag-anak nating mini-welcome dito sa ating parokya. Palakpakan po natin. Sagala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at kamalayan at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ang Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Kristo, Kristo, Tawad
Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tagikilikin nawa sa pag-ibig sa iyong salita at pagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal ng Birhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ayon kay Malakias, ang tuwing propeta, ang pagdating ng Mesiyas ay pangungunahan ng pagbabalik ni Elias na propetang mapusok. Dito'y inilalarawan niya ang Mesiyas na sugo ng Panginoon. Pinalalagay na si Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias, narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon ang inyong hinahanap ay bilang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating sa araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatot at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at hinto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang handog na dadalhin sa mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang kahindik-hindik na araw ng Panginoon, isusuko ko sa inyo si Propeta Elias, muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumalian at wawasakin ang iyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salong tubunan, ang ating pong aawitin.
itong panumpalang sa higad ng sambayanan. Halina kami idangan. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakiganap sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa kanya sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. His name shall be John. Brothers and sisters in Christ. Malapit na ang Pasko. Kung if you were attending all the novenas, matandaan ninyo sa lahat ng Ebanghelyo ang message of Christmas. First, my surprise. After the surprise comes the joy. In the beginning of the novena, nakita natin ang role ng Blessed Virgin. An angel appeared to the Virgin. Sinabi niya siya, "You will be given a special mission. You will become the Mother of God." Natakot siya. Sabi niya, "Bakit ako? Why? I am just a poor handmaid." But then, she was strengthened by God. And she became joyful. And she went to another country to visit Elizabeth.
yung kasi niya. And she did not know that si Elizabeth pala is also expecting a child, which is a surprise. Because yung mga matatanda, naturally, hindi na magkanak. Diba? Ngayon, binigyan siya ng grace. Hindi na magkanak. Huwag kang mag, desperate. Because yung panahon ngayon, yung mga matatanda, yung mga babae ng mga asawa, tapos wala anak. Ang mga tao, they consider her as a curse from God. So, nagkanak siya. So, the joy came. And ngayon, nakita natin the joy of Elizabeth, not only in receiving Mary in the previous... How can that be? But the joy of... No man has ever touched me. Lahat na surprise. Wah, nakat. Ngayon, ang pangalan. Lahat na surprise. Bakit? Why is it John? It should be named after the father. Pero then it's John, so it's a surprise. But then everybody is happy. And that is the spirit of Christmas. That we are all joyful. And joy, hindi natin matatago. Joy has to be expressed. Has to be told by the handmaiden of the Lord. Ito si Blessed Virgin. She has to go to Elizabeth. And she stayed for 3 months to tell Elizabeth about the joy and the grace of God. At tayo rin, in this season Mary, of Christmas, we should also be expressing our joy. Alam ko, marami sa atin, although we try to be fully joyful, meron talagang mga elements nga. This news of Elizabeth. Us, my cousin Elizabeth? What news? Sad. First of all, malayo tayo sa pamilya natin. She's going to have a son in 3 months' time. Tapos, magtanong tayo, bakit? Bakit ako? She conceived the child 6 months ago. But on the 19th day of Tishri. Accept that God has given us a mission. But Elizabeth was always so bad. So we accept that we should be joyful. Now she's far too old. The second, maybe sa trabaho natin, what nonsense is this child? Oh, but it's true. She's going to have a son. Our joy might be limited. And I must go and visit her. As joyful as possible. And when we are joyful, then we have to express to the other. First thing, the only hope that we have is that things will become better. Itong mga trials and problems will only be temporary. There is always a day, tomorrow, day after tomorrow, that things will become better. Kung makita rin sa television, yung, ano ba yung sa Manila, sa Tan, ang buhay ay better. Why? Kasi, today, stormy ang life natin. Tomorrow, with the grace of God, it will become better. And we are having a big sacrifice so that we will be able to give goodness to our families at home at sa kanyang mga tao na nag-ibigay sa atin. So we are thankful to God for all that we have, even the trials and difficulties that we receive. Blessed shall be the secondly, yung joy that we have must be translated into let the mother of the chosen and that is the spirit of Christmas. From the moment the expressing of joy and trying to let others also joyful and happy in spite of the trials. The child in my womb. I'll tell you a story. Leapt for joy. My soul doth magnify the Lord. And my spirit hath rejoiced in God my Savior. For he has looked kindly upon the most humble of his handmaids. He has no means. So, and he has told me that all generations shall call me blessed. He who is mighty has done unto me a mighty thing. Natinda siya ng pagkain. Ngayon, one day, wala siya talaga. And he felt hungry. So, he knocked at the door of isang bahay. Yung isang bahay naman, pag bukas,
yung magandang babae. Inatakot siya eh. Tandang babae, akala niya, babae nga, maganda sana. Pero, matandang babae. Kaya takot siya, instead of asking for food, sabi niya, can you give me a glass of water? Sabi naman matanda, ay, water lang. No, I will give you a glass of milk so that you can sustain for the whole day. No? So, he gave the milk, he drank the milk, was sustained for the whole day without eating. Many years later, nagkasakit itong babae, itong matanda. Dinala sa ospital. Sino nakatanggap? Isang doktor. Ang doktor, he knew sino itong babae. Kasi he was the one who was still a student who became a doctor. And he cared for this lady until the end, nga, galing na siya. But the expenses, his name shall be Jesus, was too much. It was too much. So, sabi ni doktor, magkakabayaran. Sabi ni doktor, just think about your health. No? Tapos, alis sa hospital. Doktor, magkano ba talaga ang ano natin? Kasi I have to prepare. Sabi niya, magkano? Oh, ito. Ito parang small note. Lagay mo sa packet mo. Hmm? Then you go home. So, umuwi yung babae. Bakit itong doktor niya nag-ano? Baka laki itong bill ko. So, he opened or she opened the paper. Instead of the bill, anong sabi doon? Hospital expenses fully paid by a glass of milk. So, that is the spirit. You will know that whatever good you will do, it will always come back to you. In a different way. Maybe now, maybe in the future. But if you not do anything good, nothing will come. So if you pray, Lord, give me what I wish to have. First, you have to do something. You have to give the others. And then later on, you will see that it will return to you sometimes twofold, threefold, or fivefold. So that is the spirit. Christmas. We receive Christ and we give Christ. And when we give Christ, Christ will come back to us. Pabalik sa atin yan. Okay, I will end with another story. This one is a very striking story. Alam niyo, Father Brevlet, kasi I already told this story sa mga pari doon sa Lorraine mag-permitting kami. No? But this is a very applicable and opportune story. No? May isang couple nga talaga, they were poor. Wala tayong ano. So the man said, I will go to another country. I will work and we will be happy. So all of us, I think most of us are like that. We have to go to another country. Why? So that we could be able to feed our families. So, but, sabi ng lalaki, Before I go, we have to promise something. Na we will remain committed to each other. We will have to remain in marriage committed to each other. So they made a pact that they will remain forever until death do they part. Again. Ngayon, umalis yung lalaki to another country. Walking days and days, wala pang plano noon. So, walking days and days, looking for work. And then finally, he found one who would like to employ him. And he worked with this man. For 20 years, he was with that man. He was away from the family. And he could not, hindi siya makakontak sa pamilya kasi at that time, wala pang ako pa may telepono, wala pa noon, wala pang internet noon, wala pang, ano ba yung nasa iyo, wala Facebook noon, wala pang Skype. So there was no communication at all. After 20 years, sabi naman ng tao, sabi naman ng lalaki, I think I have to go back home. So he told the master, I will have to go back home, and then I would like to get the salary that I have.
Ang master naman niya sabi, okay, tonight you will prepare, but you take it over to the following morning before you go. Either gusto ninyo yung salary mo, or if you want, 3 advices from me. Ako, hindi nakatulog yung tao. So ano kayo gawin ko? I have worked for 20 years, tapos, pero very challenging ito. So, the following morning, he told his master, huwag nila yung sweldo ko, huwag nila yung sahod ko, yung ano na lang, yung 3 advices na lang. Are you sure? Yes. 3 advices in life. So, sinabihan siya, okay, these are the 3, and you have to be mindful because otherwise life will be short. First, do not take shortcuts in life. Number 2, when it is not necessary, huwag kayong curious. Do not be getting into the lives of other people. Do not be so curious with them. Kaya yung mga, sa atin, yung mga chismis, yung mga magka-destroy sa ibang tao, just avoid that. Keep it to yourself. Kung ano mo na. That is second advice. The third advice is that you should not act with your passion. Kailangan kalma mo na then before you act. Okay? So these are the 3 ones. So, binigyan siya ng tinapay. Oh, pabaon sa diyahe mo. Oh, itong tinapay. So, he took the bread and he returned home slowly, slowly. 20 days siguro yung biyahe, 25 days walking. After the 5th day, may tao nga na sa lubong niya. Sabi niya, bakit kinuha mo itong daan ito? There is another road, shorter. Why? Doon ka kasi, it will take you only a shortcut, it will be 3 days, 4 days. Di bakit you have to take this long road? Sabi niya, tama. So, he tried to go to that road. But he remembered that never take a shortcut. Yan ang nangyari. He came back. And he knew later on, nga lahat ng nagpunta doon, that road, manong palang malaking hole nga, hindi mo malaman sa mga tao, mahulog ka doon, mamatay ka doon. So, he said, well, God is still good. But my first advice was good. So he was happy. So he kept on walking long road. And then napagod siya. Napagod siya, and then sabi niya, I want to rest for one night at least. So he was looking for a small hostel. May hostel naman, yung may-ari. Sabi niya, I want to have a bed to sleep. Magkano ba? Sabi naman ng may-ari, wala, walang bayad. Just stay here, may hostel ito, may room ito. Bakit kayo ulit siya nung bayad? So, binigyan siya ng room, tulog ka dito. At 2 o'clock in the morning, may tao nasisigaw, wala kang sigaw. Ngayon, gusto siya na siya nalabas. He wants to see, he was curious. But then he said, my second advice, just keep it to yourself. If it is not necessary, do not intervene. So, hindi siya namabas sa kwarto niya. Ano? The following morning, he asked the owner, sino ba yung taong nagalulong, sisigaw-sigaw doon sa the morning? You know what the master said? Sabi niya, you are the first person that have lived in this house that have survived. So, bakit? Sa lahat na nagpunta dito, yeah? Lilibde kita kasi alam ko nga kaya ka magagising bukas. Kasi, all those who were staying there, itong tao ito, he will shout and all of them will come out of the room. And he has a shotgun and he will kill all the people he would see because he was crazy. So all those who stayed here did not survive in the morning. So you're the first one who have survived. So he was, he said, well, it is God's blessing again. And then, walking and walking, finally he arrived home. Sa bahay niya, gabi na.
So he was tired, but nakita niya sa bahay, di ba yung bahay may transparency, may transparency, may window. Ikita niya ang asawa niya, 20 years without seeing her, and she was very happy. But at the same time, he became frustrated and sad. Bakit? Kasi nakita niya sa ulo, sa may ilaw, may kasama siya, may lalaki doon. At saka nagalit siya, he was angry, and he wanted to barge into the house and kill one of them and end up because this woman has betrayed me in my commitment. Galit sana siya. At saka, ano, pero he remembered the third advice, do not act with your passion. Let it cool down. Kaya, natulog niya lang siya outside, doon sa puno, lalim. I will wait for the morning. When morning came, he knocked at the door. And nagbukas ang wife niya. Oh, the wife was so happy to see him. He embraced him and said, oh, welcome back. Thank you for sending. And I'm so happy. But he said, yes, but I am not happy. Hey, bakit? Hey, alam mo naman, you broke our commitment. Anong breaking? I did not break anything. I was loyal to you. I was waiting for you for the whole time. Sabi na, diba? Kagabi, nakita ko may lalaki dito. Kita ko lalaki yun. Sabi ng asawa niya, itong lalaki ito, anak mo yun? When you left, I was pregnant. I did not know, you did not know, and there's no way of communication. So here is your child, 20 years or 21 years old, here. And becoming the child was a joy, just like in Christmas, Christ comes. It was a joy for everybody. It was a joy for him. And so they all sat down. We all sat down and talked and talked. Then he remembered, ay, marang pala akong tinapay dito. So, let us also eat this one kasi masayang naman itong tinapay. So, the man broke the bread. And when he broke the bread, what did he see? Inside, the master put his salary 2 times. So, and spirit of Christmas is to learn from these advices. And we learn these advices so that we will become better in life. And so, we hope, and I hope, that all of us will learn, all of us will be joyful. Huwag na kayong malungkot. Kasi, even if you are sad, you cannot do anything. Remember that life is whether ready or not. And then you will see that you will receive Christ in Christmas. And perhaps, just like Mary, Elizabeth, all the people, they were surprised by the coming of a child. Maybe you will be surprised when you welcome Christ in Christmas. Amen. Amen. Ang kapanakan, panakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang na ikatutupad ng ipinakong Mesiyas na ipapadala ng Diyos. Taglay sa ating isipan ang katapatan ng Diyos, manalangin tayo para sa pagpapahalaga sa katagiang ito sa ating buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagpapalubay ng Santo Papa, lahat ng pari at religyoso ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong mamuhay, alinsunod sa higpit na kahilingan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan
ay umani ng bunga ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, pilihin mo ang aming panalangin. Nawa, lahat ng guro, katikista at namumuno sa mga kabataan ay magpahalaga sa kanilang pangakong pagmagsikap para sa wastong pagpapalaki sa kabataan na sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, pilihin mo ang aming panalangin. Nawa, pairalin ang mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mag-anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapanganan ng kanilang mga anak. Panalangin tayo. Panginoon, pilihin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, kapag tingasin mo sa amin ang lalong taintim na pagkahanggat na masaksihan ang katuparan ng iyong pangako at ang kapasiyahang tumulad sa iyo, ikaw na laging tapat at bumubuhay at maghahari ng walang hanggang. Amen. Amen. Yeah.
Manalangin kayo mga kapatid upang atin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na pagdudulot sa amin, naganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos na huwag makikipagkasundo namin sa iyo upang may pagliwang namin ng may dalisay na loob at pinagbuhatan ng aming manunubos na mamagitan kasama ng Espiritu Santo magsawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. As favoring. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Harapan na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na magmalapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mga gitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. At pagdating niya inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, na ngayon pinangandaan namin ang maligayang araw sa kanyang pagsilang. Kami mananabik at manalangin, lubos na magkaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niyabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagkapatawad ng mga kasalanan. Pagbuni natin ang istoryo ng pamamantayan. God.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay ng kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami magpasalamat dahil kami inyong minarapat at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin natin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Camilo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kumanap. Kawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri niya ay sa iyo, Diyos Amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa tukubilin ng mga pagkagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Samantalang aming pinanagdikan na dakilang araw na pagpapahayag na taga-pagligtas namin si Jesu Kristo. Iwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa tiging na banal ay pagkalooban mo sa iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng mailawang pagliligtas para sa pagdating ng pinakamahal imong anak na namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. So before I give this blessing, magpasalamat ako kay Father Fred for letting me come here to celebrate the Mass. I hope that I could come often, and whatever celebration natin, I will try to be always available. So I will hope to see you again in the near future. At ngayon, I wish to express my thanks to everybody sa inyo. At I will wish you all a very joyful and a very blessed Christmas. That it will be joyful to you. And remember, trials and difficulties are just part of life. It is temporary. Kasi ang buhay ay wedding. So, God and me. Thank you very much. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng magpangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagayin ninyo ang inyong pag-alis at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Surely you will buy your crop and show.
sins be forgotten and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot for the sake of old mankind? Away the